Good morning sa ating mga ka-checkmates. Kumusta? Happy gardening. Ngayong araw ay ating itatanim at i-review ang dalawang pinakalas na mga seeds na hindi pa natin na-feature. Ito ang Carnation Fragrance of Fragrance at saka Snapdragon Tetramix. Itong Carnation ay nakapagtanim na ako nito dati at mahirap siya patubuin. At ito naman ang Snapdragon. Ito yung malaking version ng Tamtam. Ang Carnation ay merong iba't ibang kulay. Kaya, subukan nating buksan at ipapakita ko sa inyo ang mga laman nitong ating Carnation Fragrance. Fragrance daw, sabi nila. Ano kaya ang amoy ng fragrance? Ito ay isang tall plant kasi last year ay nakapagtanim na ako nito at merong around 7 pots, 7 na tanim ang tumubo at ngayon ay meron na siyang mga konting mga namumulaklak na siya. It is starting to flower na kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng seeds ng Carnation at ilan nga ba ang laman nito. Carnation Fragrance from Yates. Ito na. Tingnan nyo. Wow! 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 Nice! Ang dami ah. Siguro nasa 50 or 40 to 50 seeds ang nandito. Laki nyo diba? Para siyang ang Carnation ay pamilya ng pamilya nung na-feature ko last time. At pare-pareho din sila ng seeds. Kasi Carnation din to. Pero itong Carnation, ito yung mga classic. Classic na Carnation. Kung saan sobrang taas. Sobrang taas ng plant na to. Tingnan nyo. Ang dami, di ba? Para siyang paminta. Ang ganda. Para siyang... yun. Ito na yung Carnation. At saka kahit seeds lang siya, mabango ang Carnation. Alin kaya dito yung pula? Gusto kong mamulaklak tong yellow. Ang ganda kasi ng yellow. Para siyang magic rose. So, itatanim na natin si Carnation. Siguro mga nasa 10 days bago to tumubo o mag-sprout. Ayan. Huwag niyong kalimutang ilagay siya sa sunlight at lagyan nun ng kaunting tubig. Kaunti lang kasi baka malanta yung seeds. Ayan. Tutubo kaya to? I-update ko kayo sa mga tumubo na dito sa ating Yates Carnation sa susunod na video. Ang next naman nating ibubuksan ay ito, Snapdragon, ang maldita na version na Snapdragon. Kasi noong una, si Tamtam ay siya yung good dragon. Ito naman ay the bad dragon, Tetramix. Ito ay medyo malaki kumpara dun sa ating maliit na Tamtam. Ito yung classic or pinaka-original na Snapdragon. Medyo malaki siya. At ayan, buksan na natin kung ano ang itsura ng Snapdragon. Sigurado akong pareho lang nito. Pareho lang siya nung Tamtam. Pero mas malaki kumpara dun sa Tamtam. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Wow! 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 Ayan. Flow. Ang daming seeds. Siguro nasa around 100 seeds ang nandito. Or 200, sabihin na natin. Para siyang maliit na version ng bunga ng papaya. Ganito ang itsura nito. Ayan. Ilalagay natin dito sa papel para makita niyo kung ano talaga ang itsura sa malapitan. Ayan.
Ayun. Papaslide natin si Snapdragon. Or buusan lang natin. Agad-agad. Si Snapdragon ay sa bata pa ay medyo maliit. Pero kapag lumaki na ay bubuhos na ang kanyang apoy at susunugin ang taong nagtanim sa kanya. Traidor pala tong si Snapdragon. Medyo traidor si Snapdragon. At ayan, kukunin na natin ang mga balahibo ng mga pusa. Basta yung mga seeds na nagkalat. Kasi sayang din, baka ito yung tutubo. Hindi natin alam. Dapat ay huwag sayangin. Paalala lang, itong carnation at Snapdragon ay matatamis para sa mga langgam. Kaya huwag hayaang ilagay ito sa lupa, baka langgamin. Yun na po ang ating video for today at mag-like and subscribe na kayo para malaman niyo kung tumubo ba. I-update ko kayo sa next video. Bye-bye!